si Jesucristo'y nabuhay na naig sa pamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang naghirang sa tinubos iyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Maganak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinahango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ng isang Etiyoping yunuko, siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karuahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng yunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya't tinanong niyang yunuko, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaita ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo
sapagkat pinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng yunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng yunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng yunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaaho nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng yunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Ang lahat ng bansa'y magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak. Di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin maliban dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natuturo ay lalapit sa akin.
Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mapubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabi sa ating Ebanghelyo, ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Sa banal na Eukaristiya, mga minamahal na kapatid, tinatanggap natin si Jesus. Tuwing tayo ay dadalo sa banal na misa, tinatanggap natin si Jesus. Ang tanong, paano ba natin tinatanggap si Jesus? Paano ba natin pinaghahandaan ang pagtanggap natin kay Jesus? Hindi ba kung may ikaw ay mahalagang bisita na dadating sa bahay mo, nakatitiyak ako, paghahandaan mo ito, magje-general cleaning ka, magpapalit ka ng kurtina, ilalabas ang mga plato at kubyertos na pang-espesyal lang. Lahat ng paraan ng paghahanda, gagawin mo. Bakit? Kasi nga, may mahalagang bibisita sa iyo sa bahay. Kaya mag-aabala ka talaga para maghanda sa pagdating ng espesyal na bisita. Mga minamahal na kapatid, hindi ba dapat ganyan din tayo maghanda sa pagtanggap natin kay Jesus? Hindi ba dapat tayo din ay nag-aabala na maghanda sa pagtanggap natin kay Jesus? Sapagkat hindi lang siya bibisita sa atin, tatanggapin natin si Jesus mismo sa banal na misa. Ang tinapay, ang ostya na tinatanggap natin ay si Jesus mismo, the real presence of Jesus in the piece of bread. Si Jesus mismo ito. Si Jesus mismo ang tinatanggap natin. Kaya nararapat lang na tayo ay maging handa. Eh, Father, papaano? Una, linisin natin ang ating kalooban upang madatna ni Jesus ay isang malinis at dalisay na puso at kalooban. Magkumpisal. Napakahalaga ng pangungumpisal sapagkat dito tayo ay nagpapakumbaba at umaamin at nagsisisi sa mga kasalanan na ating nagawa. Sapagkat tuwing tayo ay nagkakasala, ano ang nangyayari? Inilalayo natin ang ating sarili sa Diyos. Kaya nga, maganda na sa pagtanggap natin kay Jesus sa banal na misa, tayo ay nasa state of grace. Upang sa pagtanggap natin sa Kanya, malinis na kalooban ang Kanyang madatnan. Ikalawa, ihanda din natin ang ating katawan. Kaya nga sabi sa canon law, isang oras bago ang misa, kailangan na mag-ayuno. Maganda din na manahimik bago ang misa. Hindi ba ang ingay sa paligid? Kaya nga ang pananahimik bago ang misa ay mahalaga upang matulungan tayo na makapagnilay at makapagbigay ng buong atensyon sa banal na misa. Ito ang ilan lamang sa paghahanda na maaari nating gawin bago tayo dumalo sa banal na misa, bago natin tanggapin si Jesus
ang pagkaing nagbibigay buhay. At syempre, kapag nasa misa na tayo, kapag nasa pagdiriwang na tayo ng banal na misa, sikapin natin na makibahagi sa pagdiriwang. Hindi lang tayo nanonood sa misa. Tayo ay dapat nakikibahagi sa pamamagitan ng pagtugon, sa pamamagitan ng pag-awit, sa pamamagitan ng pagtayo, pagluhod o pag-upo. Sa mga ganitong pamamaraan, hindi lang tayo nanonood sa misa, tayo ay nakikibahagi, tayo ay bahagi ng pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Kaya nga, tumugon sa misa, makibahagi, sapagkat sa pagdiriwang na ito, tatanggapin natin si Jesus. Kaya nga ang banal na misa ay pagkakataon natin upang ang mahal na Poong Jesus Nazareno ay ating tanggapin. At sa pagtanggap natin sa Poong Jesus Nazareno, nawa makita ito sa ating buhay. Tayo ay maging mga buhay na patotoo na ang Poong Jesus Nazareno ay mapagmahal at nakikita na ang kanyang mga deboto mapagmahal din. Ang Poong Jesus Nazareno ay mapagpatawad at nakikita na ang kanyang mga deboto madaling magpatawad ng kapwa. Ang Poong Jesus Nazareno ay mapagbigay at nakikita na ang kanyang mga deboto ay hindi madamot. Ang kanyang mga deboto ay matulungin. At nakatitiyak ako na kalulugdan ng mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating pagtanggap sa Kanya, lalo na kung ito ay magbubunga at makikita sa ating gawa. Ang bunga ng pagtanggap natin kay Jesus, ang tinapay na nagbibigay buhay, ay makita nawa sa ating pagiging mabuting kapwa, sa ating pagiging mabuting deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno, upang nang sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kanyang puso ay isinugo ang kanyang anak, ang tinapay ng buhay. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eukaristiya, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin sa Eukaristiya ng may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ang kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao, naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak.
tahimik nating banggitin ang ating mga panalangin. Ama naming makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus na siyang tinapay ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na amin hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod-dangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong aming pakinabangan sa iyong pakikisamang aming maaasahan at saring umiiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun
hindi na manong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Montserrat, nakabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Amang San Benito, San Beda, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang na ako ng katawan tugon ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagdalaw ng Birhen ng Antipolo sa Poong Jesus Nazareno ng Quiapo.
Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birheng Maria ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 29, 2023, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Birhen ng Antipolo hanggang Linggo, April 30, 23. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Reverend Father Reynante Tolentino, rektor ng Antipolo Cathedral, at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungo Antipolo. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, kinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.